Okay guys, magandang hapon sa inyo. So ngayon, try natin. Maglalagay pala ako ng tint sa ilaw. Ito. Glow yellow ang kulay nitong binili ko. Kasi try natin maglagay ng tint. Ito natin lalagay. Yan. Kasi try natin nagawing all weather yung ilaw natin. Kasi nga medyo madilim yung ano ilaw eh. So mamaya try natin. Test din natin yun. Pakita ko sa inyo kung paano install. So binili ko pala tong tint sa Lazada. 70 pesos lang. Mahaba siya eh. Kasi hinati ko na sa dalawa. Meron pa rin sa loob eh. So try natin lagay. So ito, tanggalin muna natin itong, may plastic pa kasi ito, ayan. Ayan, tanggalin natin ito. Tapos itong side, yun ang ididikit mo doon sa ilaw. So try natin. Okay guys, natapos din. Medyo nahirapan ako maglagay kasi marunong. So tingnan natin ngayon ang finished product. Ayan. Medyo dikito. Kalagay na siya. Kung mapapansin nyo, may green din sa side. Ayan. Nagkukulay. Install na, hindi lang makita. Yan. Yan yung stock na yan pag walang tint yung kulay. Ngayon, yan, nakalagay na yung tint. So mamaya testing natin, mamaya ang gabi larbas tayo. Tingnan natin kung anong pinagbago, kung lumiwanag na ba. Kasi pag di ba yellow, nagiging ano, pang all weather. Itong kasing leg ng Honda Click, medyo minsan din nakikita eh. Hindi maliwanag minsan. Okay, so tingnan natin mamaya ang gabi. Update ko ulit kayo mamaya. Guys, magandang gabi. So ito na yung ilaw natin na pinalit. Ganyan ang kulay niya. Naka low beam lang yan. Yan yung in-install natin kanina. So ano kaya sa tingin niya? Lumiwanag ba? Nakatulong ba? Naman. So low beam, high beam, yun ang high beam, low beam, high beam. Mukhang okay naman, maliwanag, all weather na kasi ito eh. So time check 12:50. Ang traffic pa rin dito sa McLaren. So, kamusta ba yung ilaw ko? Nakita niyo ba kung paano pag-install? Hindi ko na masyado na-explain sa pag-install eh.
Nagmamadali na kasi ako kanina, may lakad kasi. So yung pag-install nung tint, meron yun, dalawang plastic magkabilaan. So kailangan mo tanggalin yun. So una, yung plastic, dun sa side ng pagkakabitan mo ng salamin. Or kung sa may kakabit, yung part na yun, yun ang munang tanggalin mo plastic. So after mo ilapat yun, yung kabilang side naman, yung nasa labas na plastic, ang tanggalin mo. Hindi ko na naipakita eh. Nagmamadali na kasi. So ano sa tingin nyo? Okay na ba yung headlight ko? Ito nga pala, kasama ko si paring Erwin ulit. Ang laging laman ng vlog ko. Itong nasa harap ko. Ayan, si Erwin yan. Oo nga pala, gumamit din ako ng blower sa pag-install kanina nung tint. Kasi kailangan yun para mabanat yung tint eh. Para pag-blower mo, masasagad mo dun sa mga dulo-dulo. May papasok mo. Saka mas maganda yung magiging kapit dun sa mga kanto. So ito, pauwi na nga pala kami. Namasyal kanina. Kakainip sa bahay. So ayan, naka-high beam tayo. Ito, low beam. Maliwanag pa ba? Oh, may nagsusundukan pa. Oh, nag-away oh. Oh. Nagsusundukan na. Oh. Nag-away oh. Ang problema ng moto. Okay, tara na. Low beam. Balik tayo. Low beam. High beam. Okay. Pinilang lang natin yung maaway. Dapat pag nasa daan, pag nasa daan, cool lang kayo. And pag ano, road rage. Katulad kanina, nung palabas ako ng Cavite, ang traffic, di ba? Naka-steady lang ako. Yung motor ko, parang meron tumutulak. Baba, tutumba ako. Yung pala, yung kotse sa likod, aba, binabangga na pala yung likod ko. Sumasahid na siya, hindi niya alam. Dun sa tambutso ko. Tumatama na siya, tapos umaandar pa rin siya. Eh syempre ako, cool lang ako. Bahala kayo sa buhay nyo. Eh wala naman damage yung motor ko. Tiningnan ko lang siya. Ginawa ako, tiger look. Tapos yun, wala na, tiningnan ko lang siya. Tiningnan ko yung motor ko, tapos yung driver, tiger look. At wala na, mandar na ulit ako. Kumbaga, hindi naman dapat laging init ng ulong pa iiralin mo sa kalsada. Chill lang. Eh, kung makahanap ka ng katapat mo, alam mo naman sa panahon ngayon, mga tao eh, mga sira ulo na. Mga kamote pa. Eh kung magkataong may baril yun, eh tapos kamote, sira ulo. Kahit siya may kasalanan, eh kung bigla kang barilin, di ba? Kung baga, chill lang, cool lang. Kahit traffic, hindi makakarating ka naman sa paroroonan mo eh. Hindi kailangan daanin lahat yan sa init ng ulo. Huwag ka manggigit-git din. Ha? Makakarating at makakarating ka sa paroroonan mo. So, yun ang tip ko sa inyo. Relax lang. Huwag maging kamote. Mamaya, nasa tulfo ka na yan. Alam mo naman yan, konting kibot. Nasa tulfo ka na. Konting kibot eh. Makunan ka lang. Diyan yung banda pop sa stoplight.
Yung sinabi ko sa cellphone dito, diyan yun sa stoplight. Dito yung may oh, ayan yan, diyan. Oh, nandiyan ako sa stoplight mismo. Di ba yung cellphone ko nandito? Tapos nakita ko dito sa side mirror, yung lalaki nasa likod ko, tinitingnan. Kaya sumingit na ako sa harap, umabante na ako. Oh, tinitigtikan eh. Oh, mga ganun, nung daling araw. Buti na lang, nakasingit ako, nagpunta ako sa harap. Kaya nga din ako naglagay ng cellphone. Yung kinukwento ko kay Erwin pala, dito yun, tumigil ako yung sakto na stoplight. May cellphone ako dito sa ano, sa Waze, nag-Waze ako. Nakita ko side mirror, sinisilip na marami sila eh, nakatambay eh. Tapos sinitingnan yung likod ko. Buti, alerto ako. Naka-alerto, 24! Sumingit na agad ako, papuntang harap. Baka mamaya eh, may mga tsambahan ka pa. Alam mo naman ngayon, mga halangang bitukan yung mga yun. Lalo na't magpapasko. Mahirap na. So, lagi kayo mag-ingat guys. Magpapasko na. Maglalabasan niya yung mga halangang kaluluwa. So, eto nga pala ilaw ulit. Sakto madilim, naka-high beam tayo. Hindi naman sisilaw yung nasa harap eh. So, low beam, ayan, low beam. Low beam, high beam. So tingin ko yung maliwanag naman yung ilaw. Kasi yung stock nito, yung LED na puti, hindi minsan makakita sa kalsada. Kaya naisipan ko lagyan ng dilaw na tint. So far okay naman. So paano guys? Hanggang dito lang ulit ang aking vlog. Pauwi na naman ako. Para makapag-concentrate na ako sa driving. Thank you guys. Bye-bye.